Hello po mga kababayan, mga kaibigan at mga kachikahan. Salamat sa mga nag-like ng page ko ngayon, sa mga lahat ng mga bagong nag-like. First time ko gumawa ng vlog na ngayon talaga yun, na nagsasalita talaga ako. Kasi mahihiyain ako sa personal. But anyway, maraming salamat sa mga nag-like ng aking page. Shout out din pala doon sa mga kaklasiko nung elementary, high school at college, sa nung elementary sa mga taga Don Carlos Village Elementary School, Pasay City, nung high school sa Pasay City West High School, at ng college doon sa Olivares College sa Parañaque City, batch 1994. Nung high school ako, batch 1989. Sabihin ko sana 1889. Grabe. Ang dami nang nagbago, ang dami ng mga pangyayari sa buhay natin. At saka nga pala din, shout out do sa lahat ng mga kasamahan ko dati sa trabaho, mga tagang Beeper 150, Sesencor, sa Maxim, sa AMI, sa Amis, Ona yata ang pangalan ngayon ng Amis. Tapos hi sa inyong lahat. Saan pa ba ako nagtrabaho dati? Sa Generali. Hi Jerome. sa lahat ng mga napagtrabaho, sa lahat doon na nag-work ako. Batch 1994 ako, isa akong registered nurse sa Philippines, pero never po ako nakapag-work sa hospital, kasi noong time na 'yon, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero noong time na 'yon, napakahigpit makapasok sa ospital, na hindi nga ako makapasok. Nung araw, natatandaan ko, may height requirement sila. Tapos, ang hirap, kahit volunteer. Biruin mo, nakagraduate ka na, nakapasa ka na ng board, magwa-volunteer ka. Parang, para ke? Nag-aral ka 4 na taon, ang mahal ng tuition fee. Tapos, na hindi mo mag-gain kung ano man yung nararapat, yung worth mo. Dahil, pinaghirapan mo yun eh. Ikaw nag-ano nun, tapos pag magtatrabaho ka, libre. Ano yun, di ba? Ayun lang. Pero pagdating ko dito sa Amerika, dito kami, sa Texas. So, isa pa akong registered nurse din po ako dito sa Texas. Dialysis po yung ginagawa ko. Biruin mo, imagine, nung nasa Philippines ako, ang experience ko lang ay company nurse. Pero dito sa Amerika, nakakatawa, nakakataba ng puso. Ang sarap ng pakiramdam kasi ikaw yung mamimili kung saan mo gusto magtrabaho. Unlike dun sa ano, diba, sa Pilipinas, ikaw pa yung magbabayad. Natatandaan ko noon na bibigyan ka ng choice na, sige, mag-volunteer ka dito, o kaya magbayad ka, ganyan. Sabi ko, ba't ako magbabayad? Nagbayad na ako sa pag-aaral ko. Gusto ko magtrabaho para makaipon at magkaroon ng konting kita. Tapos, ikaw pa magbabayad. But anyway, yun. Tapos, yun nga ang inaano ko. Lahat naman tayo na ngarap na na nangangarap na ano, yung sana balang araw umasenso ko. Wala po isa sa atin ang naghangad na, sana balang araw lalo kami maghirap. Wala pong ganun. Talagang lahat po tayo nag-asam na sana guminhawa ang buhay. So, well, nakarating po tayo dito sa Amerika at nakapasa sa NCLEX at nakapagtrabaho bilang nurse. Pero hindi po naging madali ang pagiging, yung buhay ko dito, yung pagkuha ng NCLEX, ganyan. Nakarating ako dito 2009. Nag-take na ako ng exam 2015. Walang aral-aral, I mean, wala nang school yun ah. Diretso, apply ka agad ako ng NCLEX eligibility to take the exam. Hindi ako, 2015, hindi ako nakapasa unang take. Ang hirap. Basa-basa. Siyempre, luhaan. Hindi ako nakapasa eh. Iyak-iyak ganyan. Tapos, yun nga, may nag-motivate at may nag-encourage sa akin na, may mga ano din dito pa nga sila nag-aral, hindi naman kaagad nakapasa. So, huwag ka malulungkot. Mag-take ka lang uli.
So after 45 days, aral-aral uli, kung ano lang ang gamit ko, biruin nyo, 2015 yun na, ang gamit ko lang na libro, mga 1997, mga 1995, mga old, kung ano man yung mabibili kong discount sa Half Price bookstore na meron dito, binabasa ko yun. Tapos basa lang ng basa, walang katapos ang pagbabasa, halos hindi mo kailangan i-memorize talaga. Kaya lang kasi, mas natututunan mo yung concept at saka yung kung paano mo i-justify yung mga ano, yung mga sitwasyon na tanong sa NCLEX. Second take, nakapasa. Pero nung nakapasa ako, dun ko na-realize na napakasarap ng pakaramdam na marami kang offer na trabaho. Ang saya-saya. So yun, 2015, registered nurse po ako dito. So ngayon, ang ginagawa ko naman ay travel nurse. But anyway, yun lang po sa ngayon ang maibabahagi ko sa inyo. Tapos marami salamat po sa nag-like ng aking page. Sana po patuloy niyong panoorin ang aking mga videos. At saka, sa susunod na lang ako mag-upload sa YouTube. Nakakatamad kasi mag-upload sa YouTube. Ang dami kong i-edit, ganyan-ganyan. Hindi naman tinatamad. Matrabaho lang. Unlike dito, mag-video lang ako tapos post ko lang sa page ko. Okay na. Hindi naman ako naghahangad ng pera sa YouTube. Gusto ko lang ma-share yung experiences ko para sa ganun mabigyan ko ng motivation din yung mga tao na naghahangad na makarating ng ibang bansa. Para umasenso. Ganyan. Ibabahagi ko lang din yung mga karanasan ko, malay niyo may mapulot na magandang lesson din kahit papaano. O sige, hanggang sa susunod po uli. Bye po. Bye.